Hi! Welcome po ulit sa aking kusina. Ang recipe natin ngayon ay leche flan. So, umpisahan na natin ang pagluluto. Mag-i-start tayo sa pagkakaramelize ng asukal sa ating mga llanera. Bale, maglalagay lang tayo ng kaunting asukal sa bawat llanera. At lulutuin natin ito sa mahinang apoy hanggang sa matunaw. Once na mag-start na mag-caramelize yung nasa gilid, iikuti-ikuti natin hanggang sa totally matunaw yung ating asukal. Mahinang apoy lang yung gagamitin natin para hindi masunog yung ating arnibal. Gantong kulay yung ating hinahanap sa ating arnibal. So, pag na-achieve na natin to, itatabi lang natin at hayaan nating lumamig. Then, gagawa naman tayo ng ating flan mixture. Sa recipe na ito, gagamit po tayo ng purong egg yolks. Kung gusto nyo po ng whole eggs na recipe, tingnan nyo na lang po yung link doon sa ating description. Bale, i-whisk lang natin to para mabasag yung egg yolks. Saka natin ilalagay yung ating condensed milk. At yung ating evaporated milk. Saka natin nahaloy mabuti pero marahan lamang para hindi masyado magbubbles yung ating mixture. After natin mamix, pwede na natin ilagay yung ating vanilla extract. Ito ay para mawala yung eggy taste niya dun sa ating leche flan. Pwede rin po kayong gumamit ng lemon juice or calamansi juice. Para naman maging smooth yung ating leche flan, sasalain natin ito ng dalawang beses. Eto na yung ating mga llanera with caramel. Bali, ilalagay na natin yung ating leche flan mixture sa ating mga llanera. Bale, nakagawa po ako sa recipe na ito ng tatlong medium size na leche flan. Ngayon naman, tatakpan natin ng foil yung ating mga llanera para hindi matuluan ng tubig habang nag-i-steam tayo nitong ating leche flan. So, ngayon, i-steam na natin yung ating leche flan. Make sure na kumukulo na yung tubig dun sa ating steamer bago natin ilagay yung mga llanera. And then, saka natin hihinaan sa pinakamababang level yung ating apoy. As you can see, kumukulo na yung tubig dun sa ating steamer. Arrange lang natin itong ating mga leche flan and steam natin to for 30 minutes. After 30 minutes, patayin muna natin yung apoy and then hayaan natin yung leche flan dun sa loob ng steamer for another 20 minutes. After 20 minutes, saka pa lang natin aalisin yung ating mga leche flan sa ating steamer. Yung natitirang init dun sa steamer, yung magkukook through dun sa ating leche flan kahit patay na yung apoy. So ngayon, itatest natin yung ating leche flan kung luto na. Magtutusok lang tayo ng toothpick and then pag wala na sumama, ibig sabihin ay luto na siya. So palalamigin lang natin to and iti-chill bago natin alisin sa llanera. Eto na yung ating leche flan after natin ma-chill overnight. Titikman na natin yung ating leche flan. Kung nagustuhan nyo po ang aking recipe,
Huwag niyo pong kakalimutan na i-like yung aking video at mag-subscribe na rin po kayo sa aming channel para makita niyo agad yung mga bagong recipe na i-upload namin. Thank you for watching and enjoy!